Sabihin mo na. Happy birthday, Papa. Birthday, Papa. Ulit, isa pa. Birthday, Papa. Mga kabaon, katubero, finally done na tayo. Ngayon, kumo po na-expose po ito. Pinaprotektahan po nila sa ulan. Gumupit po tayo ng Wilkins na 7 liters. Sinuklod po natin and then binutasan po natin dito sa likuran para po makahigop ng hangin yung ating blower pan. At dito naman po sa ating pressure switch, nilagyan naman po natin nung pwede na po sana yung 1.5, kaya lang po pinaglagyan po ng suka itong bote na plastic. And then tinakpan po natin yung kanilang pressure switch just in case man po na umulan, hindi po mabasa yung ating pressure switch at hindi po mag-leak yung ating current. Yan. Yan po yung ating setup ng ating Deo pump 1 horsepower at 42 gallon stainless steel water tank. Yun, buksan na natin ngayon yung ating gate valve. Yan, deposit po sila rito. Yan. Yan. Sika na. Mga kabaon, katubero, andito tayo sa Holy Family Christian Church ng Dulong Ilog, Candaba, Pampanga, kung saan nagbaon tayo ng shallow well dito sa tagiliran ng kalsada ng 6 meters na PVC pipe dahil po doon lang po may balong na po siya. Ngayon, ito yung ating tasangga. Mag-i-install po kami ng jetmatic o electric motor pump na Deo pump at 42 gallon stainless steel. Sabi po niya, siya na raw po ang titira o gagawa. Ngayon, panoorin po natin kung paano po niyang gagawin. Yan. Yun po ating intake ng ating stainless steel na water tank. Nilagyan po niya ng bushing. Bushing reducer na 1/3/4. At dito rin po sa outtake ng ating stainless steel water tank. Ayun. Nilalagyan po niya ng PVC cement. Yung ating tinredan na PVC pipe. Gamit po yung ating dice head o yung pipe threaded. Ayan. And then dito sa kabila. Iyo. Siya talaga kumala. Galang. Husay. Yan po yung ating kasangga na si Arnold de la Peña. Habang po kinukuha nyo yung ating pamihit, shoutout po sa ating mga kaibigan dyan na mga tubero. Na si JB Balance TV. At sa lahat po ng ating mga nagawaan po ng Jetmatic, maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo. At kay Nikos TV na isa po siyang welder. Kaya po kung gusto nyo pong matutong mag-welding, panoorin nyo lang po yung kay Nikos TV. Tinuturo po niya kung paano po mag-spot, mag-pull weld, at step by step ng ating welding. Tsaka po yung po mga rad, kung ano po yung mga dapat na rad na dapat gamitin. O yung welding rad. Tapos mga safety tips. Habang po na nag-welding, tinuturo din po na yon.
at sa akin pong kaibigan na si na taga Baliwag, Bulacan. Napakagaling po niyang mag-drill. Manual drilling lang rin po siya. Ngayon may mga project po siya na pipe project from LGU. Na puro po pampatubig po sa palay gamit po ang mga kubota na water pump. Kaya po dun po sa mga ginawaan po natin na sa taga Malolos, Bulacan, kay Marvin De Guzman, lagi po niyang pinanunod po yung ating mga video. Sabi nga po niya, pagpalain ka, Boss Bacolod. Maraming maraming salamat sa iyo, Sir Marvin. Yun lang. Opo. Alin, Boss? Wala. 3-4. Dalam. Oop. Iyan. Ibubol po natin dahil yung ating drain. PVC pipe na rin po yung ating gagamitin. Iyan. Tinira ng tinira ng ating kasangga. Usay. Kinakamay lang yan, ha. Kaya nga po, kahit nga po kinamay lang, pero kung sure pa rin natin ang ating bi-script na pampipe. Tingnan nyo po yung aming bi-script. Dati po ang ginagamit po namin ganitong klase. Nangangakupi po yung aming pansonda. Tsaka po na iipit po yung ano, napipipi. Ngayon, nakakita po kami ng ganitong klase. Ito po pang tubo talaga. Pero akong ganyan. Pero ang buto ko okay. Kaya si... pare. Saan ko kuha ng kuryente? Doon daw po sa ano yung aircon. Breaker ng aircon. Hindi ba para natin papalitan tong base natin ng ano na to? Gagawa nga raw nila ng kunyan. Ng bakal. Ng bakal. Dito lang sa ibabaw ng pader. Sa ibabaw po ng pader. Tapos si Yakit dun sa may papuntang alud. There's a fruitcake for everybody. Ito po, kasayin niyo tayo. Aha. Nang parang bypass. Yun nga po. Magbabypass po sana kami. Eh ngayon, hindi na rin daw po niya gagamitin ng wasa. Papabaon siyang panibago. Hindi ano na lang, yan na rin gagamitin dito. Kaya ala po kami babaguhin dyan. Kaya yung lahat po ng materials na pinagbibili mga PVC, pinasoli namin lahat. Dahil hindi na siya magagamit. Bagi yun na rin naman. Ready na? Oo, pa ganyan. Si Homer sa inyo. Yung ano na siya, saan lang siya natin yan sa kaling patitas. Georgie, invitahin mo na rin nun. Pupunta pa mo rin buwa sa amin yun. Magkakasab, sabay na lang kami pupunta yan sa iyo bukas. Ay, bukas ano? Alay ka kapin ay medyo naanaw ko sa ano. Pagod din naman. Pagdating kong araw kila pulo. Habang nagtigil doon, medyo na hindi. Lagay po tayo ng patente sa ating input ng water tank at output.
solvent. Ngayon naman po, lalagay po natin yung ating niple sa ating PVC pipe para pumalagyan po natin ng suction. I-reduce po natin sila sa up to 3/4 diameter. Shout out po sa lahat po ng mga tubero at saka po sa mga manggagawa ng poso. Mabuhay po tayong mga tubero dahil halos lahat po ng pangangailangan ng mga bahay puro tubero po ang kailangan nila. Halos tubero. Bakit po kanyo? Dahil lahat po ng bahay kailangan po ng tubig. Lahat po ng tao kailangan ng tubig. Importanteng importante ang tubig sa lahat ng bagay. Dahil may bahay ka nga, wala ka naman tubig, paano pa? Kaya tubero ang sagot dyan. Mabuhay tayo mga tubero. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tubero. Ayos na eh. And mga boss, improvise tayo ng ating in and out gamit tong ating coupling. Ngayon, paano nga ba natin magagawa tong in and out? Ito po. Kuha tayong PVC pipe na 3/4. Ngayon, ito pong coupling na to, 3/4 din siya. Dikit muna natin siya ng gamit ang ating PVC cement. Yung ating coupling. Yan. Dikit natin siya dito. Babaw. Yan. Ngayon, medyo patuin muna natin siya ng bagya bago natin siya tredan yung ating kaya huwag muna natin siyang puputulin hanggat di natin siya na lalagyan ng tred. Tredan muna natin to gamit ang ating dice head. Patuin muna natin mga 10 seconds. Ayan mga kabaon katubero, tiyo na yung ating PVC cement sa ating coupling. Ngayon, ipitin natin ng vice grip yung ating PVC pipe at gamit tong ating dice head na threaded, pan-thread, para pumalagyan natin ng thread yung ating kabilang side. Yan mga boss, kabaon katubero, nagka-thread na yung ating coupling. Ngayon puputulin natin siya ng maiksi para dito tayo lalagay ng elbow. Dito natin ilalagay yung ating suction at mailagay natin sa ating GI coupling na 2x1¼. Ito yung ating GI coupling na 2x1¼. Wala pa pala yung ating bushing. Wait muna tayo. Yan. Ngayon, putulin natin siya into mga 1.5 inches. Yun. May in and out na tayo ngayon. Mura lang to kesa sa in and out. Napakamahal. Tapos, in and out na GI, madaling mabulok o madaling masira. Ito, hindi. Hindi mabubulok at hindi masisira. Mga kabaon, hulog na natin po yung ating suction. Ito po yung kanyang put valve na 6 meters po ang ating suction. Kung mo po 6 meters po yung ating nakabaong shallow well, ito po ay 18.5 inches.
Kaya kulang 6 meters po ito, yung haba. Ayun ang ating shallowell. Tutukin na eh. And boy, walang the place. Iyon. Sige, boss. Gagas-gas siya. Iyon. Maldugme pa. Lawin na. Iyo. Ge, bira. Iyo. Iyo. Ayan po yung ating tubig dahil nga po mayroon tayong put bulb. Talikan me, boss. Talikan, ibig sabihin po, higpitan. Yan po mga kabaon ang ating naging installation ng ating electric motor pump with gauge 15 stainless steel na water tank dito po sa ating Holy Christian Church of Dulong Ilog, Candaba, Pampanga. Ngayon dati po silang nakanawasa. Medyo mataas daw po ang nagiging bill nila ng nawasa. Kaya nawawasak daw po yung gamit. Eh kasi po yung nawasa po dito sa amin medyo maalat. Kaya po naninira po ng gamit. Kaya nagpabaon po sila ng isang shallowell na tapos inistilahan po natin ng ating electric motor pump na Deo Pump Jet 100. Kaya po pagka napagana po natin to, ikakat po natin yung ating nawasa. Tapos po, ayun, pinasok po natin yung ating wire sa ating flexible hose. And then dito po sa exposed na naka-expose po na wire, nilagyan po natin ng PVC pipe na Alaska pipe na color orange for electrical wiring. Ayan po, gumapang po dito. Then ayun, sa taas ng kisame. And then nilagyan po natin ng ating push button switch. Ipinasok po natin sa kanilang breaker switch. Balik po tayo sa ating kasangga na pinasasalubungan niya. Okay na. Gagalami ako pamanyam dere. Wah. Na. Sara muna. Okay. Switch on. Ayan. Punta tayo sa ating electric motor pump. Iyon, kumukuha na ang ating electric motor pump. Ngayon, bago po natin subukan sa ating water tank, may patente nga po siya ron at may patente po siya rito. Kaya pwede po natin guugayin. Dahil nga po, palilinawin muna natin siya gamit ang ating electric motor pump. Luminaw na po to sa ating gasoline motor pump. Ngunit, ako mo nga po, binomba-bomba po natin. Siyempre po, medyo lalabo po siya, kaya magpapalinaw muna tayo. Ayan po mga kabaon, katubero. Going 40 na po yung ating PSI. Ayan na, kumatas na. Pare, drain mo. Alam niyo po ba, mga kabaon, katubero, kung bakit tumakbo tayo? Tingnan niyo po. Halos po nabibili po namin ngayon na mga pressure switch. Hindi po masyadong pinakakahigpitan tong ilalim. Yan, kaya ngayon, lagi ko nang tatandaan ngayon, mga hindi nila hinihigpitan, kaya kailangan check na rin natin to ngayon. Lagi namin ngayon nagiging problema yan. Kaya pala ayaw niya mag-pressure, maluwag to. Mga boss, kabaon, katubero, tingnan niyo po. Mahigit ng 40. Ayaw pa rin huminto ng ating electric motor pump. Ngayon, adjust natin yung ating pressure switch. Baka sumabog pa yung tanki natin eh.
o masira yung ating motor. Ayan, tingnan nyo. Yung kanyang pinaka-plat din nun, nakadikit pa rin. Kaya, atras natin ng konti ng pa-counterclockwise. Ayan mga boss, yung kanyang pinaka-platino okay na. Nag-automatic na siya. Inyon. Mga kabaon, katubero, finally done na tayo. Ngayon, kumo po na-expose po ito. Pinaprotektahan po nila sa ulan. Gumupit po tayo ng Wilkins na 7 liters. Sinuklod po natin and then binutasan po natin dito sa likuran para po makahigop ng hangin yung ating blower pan. At dito naman po sa ating pressure switch, nilagyan naman po natin nung pwede na po sana yung 1.5, kaya lang po pinaglagyan po ng suka itong bote na plastic. And then tinakpan po natin yung kanilang pressure switch just in case man po na umulan, hindi po mabasa yung ating pressure switch at hindi po mag-leak yung ating current. Yan. Yan po yung ating setup ng ating Deo pump 1 horsepower at 42 gallon stainless steel water tank. Yun, buksan na natin ngayon yung ating gate valve. Yan, deposit po sila rito. Yan. Yan. Sika na. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Bakit ba ikaw nag-video? Vlogger eh. Vlogger. Vlogger. Oh, dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Taga-video. Tara, tara, tara. Wait, let's. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lapit mo. Oh. 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 Oh.